Yes, AG. Ang tagal. Hinahanap ko pa ako. Andito na ako sa harap mo. May na-in-love o nagkagusto na ba sa iyong babae? At kung meron, bakit? Bulag ba siya? Mahilig ba siya sa dumi? Ano wala ba? Naman doon, dumi. Kung may na-in-love lang. Nung nagtatrabaho sa comedy bar, marami, Alex. Kasi nung panahon na yun na nag-gym ako, gym buff ako. Wow. So marami nagkagusto sa akin. May nag-offer pa nga ng car sa akin. Tapos may isa pa na Japanese din nagkagusto sa akin. Oh, ano ginawa mo? Di ba, pero hindi mo pinatulan? Eh, siguro tumitable lang ako. Siyempre, gusto ko kasi marami akong tip. Oo, pero hindi ko sila pinatulan. In-enjoy ko lang. Wow. Oo, para may pampadagdag ng mga customer. Tsaka, kamukha ko kasi dati. Kamukha ko daw si Will. Will? That's Devon. Devon? Kala ko Will Madas. Tanungin naman natin, Wacky. Tanong natin mga tropang Hopya. Love, Alexa, kayo ba nagka-crush na kayo sa mga katulad namin mga Becky? Ay, oo. Ang daming gwapong Becky. Lalo na sa, ano, Praka. Sabi na ba yan? Natry niyo na ba yung nagkagusto kayo ng sobra sa isang Becky? Oo, talagang niligawan ninyo. Alexa? Hindi. Ano, kaibigan ko siya. Alam ko na Becky siya. Kaya lang sobrang gwapo niya talaga. Yung pagkausap mo siya, nakakalimutan mong Becky siya. So, but... Wala, alam ko. So, wala akong magawa. Alexa, friend lang tayo. Pero, alam mo na, Wacky, sa atin, on the way na. Ano yung delivery? On the way. Daddy Pius, nagkagusto ka na ba sa kapwa mo lalaki? Lalaki? Oo. Yung, hindi naman. Ah, hindi ako nagkagusto. Yung nagkagusto. Pero yung hanga, yung... Kasi lahat yan ay gender preferences, di ba? Kuya. Isa ka pa eh. Hindi, gender preferences kasi yan. So, dapat nirerespeto lahat ng kung anong gusto of ng isang course. Tao, di ba? So, yeah. Ako, never ako nagkagusto sa kapwa lalaki. Pero, nasabi ko na rin sa asawa ko na, lang yung gwapo ng taong to. Yung ma-appreciate mo kung gano'ng kagwapo, gano'ng kaganda ng physique ng isang tao, pinaghirapan ng isang tao, whether straight or gay, tao pa rin sila kahit pa paano. Totoo, sa akin. Yeah. Ako, parang si Daddy Bills. Pag may gwapo, okay yun na. Pag may maganda, uy, ang ganda. Ang ganda ng damit mo. Gusto ko. Kasi kumbaga, na-appreciate natin. Na-appreciate ko yung passion ng babae. Na-appreciate ko yung itsura ng gwapong lalaki. Pero ako, Wacky, gusto kita. Oy, nung naghalika tayo, Jeff, walang mali siya sa akin yun, ha? Pero gusto ko kita yung, gusto ko yung dati mong itsura. Hindi yung ngayon. Ay, naku, ang sabi nga nila, love wins. Ganun nga kaya ang maging kwento natin dito sa Hope. Ang dating game kung saan muli natin pinagtatagpo ang mga pusong nagkalayo. Ano nga ba ang nangyari sa pagkakaibigan ni na Jeric at Erica na nasira ang friendship dahil na-fall ang isa? Naku, ito po, panoorin natin. Love VTR. Hi, ako si Jeric Angeles. At lalaki rin ang gusto ko. Hi, I'm Erica. At nilab ako sa kaibigan ko si Jerry. May mga taong pinagtatagpo. Nagkakilala kami ni Erica sa church. That time, nandun siya sa dance ministry eh. Tapos ako, taganood lang. Nakita ko siya, cute siya, ganun-ganyan. Parang gusto ko siya maging kaibigan. Tapos ayun, naging magkaibigan nga kami. Ayun, nagka-problema lang kasi... Parang gusto niya pala ng something more. Nung unang nakilala ko si Jerry, na-attract talaga ako sa kanya kasi mabait. Kaya lang, hindi siya marunong manligaw. Kaya ako yung nanligaw sa kanya. Pinagtagpo, pero hindi itinadhana. Una, lalaki talagang gusto ko eh. Baklang-bakla ako eh. Pangalawa, hindi ko komportable na nililigawan ako, lalo na babae. Kasi baliko talaga ako eh. Pag mahal mo ang isang tao, hindi mo dapat siya pakawalan. Halos 2 years na rin kaming hindi nag-uusap eh. Mabawi pa kaya namin yung friendship namin? Mahal ko si Jeric kahit ano pa siya. Mabago ko pa kaya ang isip niya? Will love conquer all? Yan at marami pang tanong na naghihintay ng sagot. Is there a second chance in love? Hindi. Oo. Pwede. Ewan.
akin kay namahalin. Umaasa kahit di man ngayon mapapansin mo rin, mapapansin mo rin pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, baka di mo ng puso ko'y maging tibo ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun kahit di pa lang ngayon. Sana ay mahalin mo rin pagdating ng panahon. Salamat MMG sa paghandog na napagandang awitin para sa mga bisita natin dito sa Hope Today. Welcome dito sa Hope, Erica and Jerry. First time yung nagkita pagkatapos ng inyong hindi pagkakasunduan. Kaya naman, magkamustahan na muna kayo. Hi, Jerry. Hello. Gano'n ba kayo katagal na hindi nagkita? Magdadalawang taon na po. Magdadalawang taon. Anong reaction mo na ngayon muli nakita si Erica? Siyempre po, natutuwa kasi gusto ko rin po mabalik yung dating friendship namin. Ikaw naman, Erica, ano na feel mo? Nakita mo si Eric pag angat ng ano, ang gwapo. Sobrang na-miss po. Na-miss. Tapos nakita ko kanina kinikilig si Eric anong pag-angat na ano. Eh, very crush nga. Oo. Diba? Naikwento nila kanila sa VTR kung paano sila naging magkaibigan at kung paano din natapos ang kanilang pagkakaibigan. Ang tanong, Erica, bakit nga ba nang in love sa isang katulad namin mga Bex? Sobrang bait niya po kasi. Tapos, ano, hindi siya mapili sa mga babae. Tapos, ano, nasa kanya po lahat eh. Hindi siya maarte, marunong siya makisama sa mga babae. Tapos, kaya niya pong respetuhin yung mga babae. Meron din, di ba, iba yung mga sense of humor na tinatawag, yung lagi ka napapatawa. Napapatawa ka ba niya lagi? Ganon? Lagi po. Masarap kasama talaga si Jeric. Ikaw naman, Jeric, ever ba in your life, hindi ka ba nagkaroon ng girlfriend? Hindi ba po. Bakit? Ano po kasi, simula bata po ako, parang nagkaka-crush po ako sa ano, mga lalaki. Pero sa mga babae, siguro po nagagandaan lang ako. Siguro naiinggit, ganun po. So never mo nga, never kang na-attract kumbaga sa mga kababaihan. Hindi po. Atrasan! Alam ba ito ni Erica? Hindi ko po alam. Kasi nung time po na yun, medyo decent pa po ako tignan eh. Sobrang manly ko po kasi di pa po ka-out sa family ko noon eh. So hindi mo pa rin hindi ka rin nag-out pa noon kay Erica? Hindi rin po kasi natatakot din po ako ma-judge. Pero Erica, naramdaman mo na nung una pa lang na Becky si ano, si Jerry? Jerry, hindi po. Hindi, kaya nang in love ka sa kanya. Opo. Pero ba't niligawan mo pa rin siya kahit nalaman mo na Becky siya? Gustong-gusto ko po siya. Paano mo siya niligawan? Ano, kasi po di siya marunong manligaw, kaya sabi ko, pwede bang ako na lang yung manligaw? Paano? Anong reaction mo nung sinabi niya na gano'n? Ano po, nagulat. Kasi ano, naiilang din po ako noon eh. Hindi po talaga ako sanay na ano, may nanliligaw po. Kasi ever since wala naman pong nag-confess na may crush sila sa akin, gano'n. Anong sabi ng mga kaibigan mo? Ang dami naman mga lalaki dyan. Ang ganda-ganda mo naman, Erica. Ba't nagkagusto pa kay Jeric na isang Bex? Sabi ko sa kaibigan ko na walang katulad si Jeric. Kaya umokay na sila. Opo. Pero ikaw, Jeric, nung nililigawan ka ni Erica, ano ba? Okay. Natuwa ka ba? Or kahit papano kiniligaw? Or talagang umiwas ka lang? Umiwas po. Dahil nga hindi mo talaga nararamdaman. Opo. Tapos parang ano na po nun eh. Piling ko po kasi kapag may kita ko po siya, parang may ilangan na pong magaganap. Umiwas ka, pero hindi mo malang siya kinausap para in-explain. In-explain kung ano na feel mo para mas gumaanggang naman yung pakiramdam ni Erica. Hindi mo talaga kinausap. Oh, yes.
Siguro kasi nandun pa sa pagkakataon si Jeric nung time na yun na kahit siya, fini-figure out pa rin niya kung paano ba siya mag-out or kung ano ba talaga ang tunay niyang gusto or kasarian, di ba? Tama ba ako, Jeric? So ngayon, talagang nag-out ka na, confirm na nasabi mo na sa lahat. Apo. Tanungin natin ang tropang lol. Tropang lol, tropang hopya. Anong komento ninyo habang pinapakinggan ng kwento ni Erica? Hindi, oo, pwede. Ewan. Alam mo, gusto ko talungin si Erica. Erica, paano mo bang niligawan? Nagsiba ka ba ng kahoy? Nagigib ka ng... Hindi. Parang probinsya. Kasi ganito patutuyo ng kulturang noon. Sa probinsya. Sa probinsya yung pinag-usapin. 19 kopong-kopo pa yun. Nasaan ba sila? Saan ba kayo nakatira ngayon? Sa Venezuela ko. Bawag ka nun. Sa inyo, siguro ko yan yun. Nagsisibak ng kahoy, inaayos yung mga pawi. Nagigib ng tubig. Pero kung sakasakali ba at nakikinig ka sa akin, Erica, mahalalaman mo ang sasabihin ko. Ito ang sasabihin ko. Ayan, pakinggan na natin. Ano sasabihin niya? Ito, Erica. Kung sakasakali ba at ligawan mo si Jerry at mabigo ka, kaya mong tanggapin? Kaya po. Maghihintay po ako. Pinapakinggan ko yung kinukwento ni Erica kung paano siya na in love. Hindi ko masisi si Erica kasi hindi mo din talaga malalaman kung ano eh, kung kanino ka magmamahal, kung sino magugustuhan mo, nasasamahan nila. Pwedeng ma-in love din talaga. Gina, justify mo ba yung ano mo ngayon? Nararamdaman mo? Sa loobin mo. Tama sila, Butching. Nagbigay ka ng pagmamahal. Tama. Kahit ikaw, Jerry, ikaw, Erica, ibigay mo ang love kahit walang bumalik na pagmamahal. Hindi masama yun. Walang pinipili ang walang love. Correct. Ako naman iniisip ko kay Erica, siguro marami siya nababalitaan na katulad namin mga Becky na nag-aasawa pa rin. Siguro yun ang pinangahawakan niya. Hindi niya kasi alam. Wala rin alam si Erica, di ba? Kailan mo lang nalaman na siya ay Becky? Nung umamin po sa akin siya. Oo. Nung umamin pa, mas lalong may love ka kay Jerick. Opo. Otsi. O siguro, yun siguro yung mga nababalitaan mo, yung marami nagkakaroon. Baka pwede pa. Oo, napipwede. Tama ba ako? Opo. Si, o. Ngayon naman, basahin na natin ang mga sulat ninyo para sa isa't isa. Unahin natin pakinggan ang liham ni Erica. Hi, Jerick. Kamusta ka na? Mahigit 2 taon na din. Nung huli tayong nagkita at nag-usap, hindi na ako magpapaligay-ligoy pa. Simula nung nakilala kita, sobrang sumaya ako. Pasensya na kung naging makulit ako sa panliligaw sa'yo. Pasensya na kung hindi ko matanggap na hindi mo ako magugustuhan. Kalaw ko kasi, love wins. Basta mahal mo ang tao, hindi mo kailangan sumuko. Para sa huli, manalo ka. Wala naman kasing talo sa pagmamahal, di ba? Siguro, maling oras at maling panahon lang. Kung kaya hindi pwedeng maging tayo. Kaya handa akong maghintay kung kailan ready ka na. Kung kailan makita mo ang kahalagahan ko. Sana bigyan mo ko ng chance na mahalin ka. Pero kung ine-expect mong titigil ako just because gay ka, hindi. Dahil bilang babae, kailangan ko may paglaban ang nararamdaman ko para sa'yo. Jerry, ano na feel mo habang binabasa niya Erica? Hindi daw siya titigil. Hindi nga, hindi daw siya titigil. Ano na feel mo? Natakot ba? Natakot daw siya. Ba't naman natakot? Na-guilty po ako kasi siguro ko naging lalaki ako, yung puso ko ganun lalaki. Siguro hindi siya nasasaktan ngayon, nasaktan noon. Ang ganda naman. Ikaw naman, Jerry, ngayon ang magbabasa ng sulat mo para kay Erica. Hello, Erica. Kamusta ka na? Alam ko na nasaktan ka nung hindi na kita kinausap. Sobra kasi akong nailang nung umamin ka na gusto mo ako. Erica naman, bading ako. Bakit mo ba kasi ako gusto? Maganda ka naman.
I'm sure marami straight na nagkakagusto sa'yo eh. Ano bang meron ako na gusto mo? Baka naman, gusto mo lang ako kasi nag-challenge ka na tinatanggihan kita. Ganun pa man, salamat sa pagtanggap mo sa akin kahit na mas maganda ako sa'yo. Sana yung closeness natin mabalik pa natin yung walang ilangan. Kasi namimiss din kita eh. Yung kung gaano tayo nagbabanding before, sana mabalik pa natin. Sige na naman. Tanggapin mo na na bading ako, Erica. Bading, ano bang mapapalo mo pa sa akin? Erica, ano naman ang nararamdaman mo? Sabi niya, Erica naman. Mas maganda ako sa'yo. Anong masasabi mo? Sobrang nasaktan po ako dahil. Kasi ang ganda mong masaktan, natatawa ka ha. Hindi ba't ka na, ano, nasaktan? Kasi umaasa po ako na mababago ko yung isip niya eh. Ayan. Siguro, Alex, mas maganda kung sisimulan na natin ang 7 questions of hope. Maaari nyo lang masagutin ang katanungan nyo para sa isa't isa ng hindi. Oo, pwede. Ewan, no explanations needed. Ito ang 7 questions of hope. Pakisabi na lang, mahal ko siya. Di na bali, may mahal siyang iba. Pakisabi, huwag siya. Alala, di ako umaasa. Alam kong ito'y malamo. Di ko na mababago. Ganon pa man, pakisabi na lang. Erica, ikaw unang muna magtatanong. In a relationship ka ba ngayon sa isang lalaki? Hindi. Mahilig ka ba talaga sa bading? Pwede. Nandidiri ka ba sa akin nung umamin ako sa'yo sa nararamdaman ko? Ewan. In a relationship ka na ba ngayon? Hindi. Nung hindi na tayo nagkita, nagka-boyfriend ka ba? Hindi. Paano ko sabihin kung may gusto akong lalaki? Mandidiri ka ba sa akin? Hindi. Nagkagusto ka rin ba sa babae? Hindi. Kung sakaling mahulog ako sa'yo, sasaluhin mo ba ako? Oo. Pwede ka bang maging straight? Hindi. Handa ka bang hintayin ako hanggang sa ready na ako? Oo. Naniniwala ka bang love wins? Oo. Kung sabihin ko hindi ako magiging straight ever, titigilan mo na ba ako? Hindi. Kaya mo ba magkagusto sa akin kung ipagpapatuloy ko yung panliligo ko sa'yo? Ewan. Mahal mo ba ako? Oo. Ngayon naman, kailangan na natin malaman ang desisyon nilang dalawa sa kanilang relasyon. Pero bago yan, may mga words of wisdom muna sa ating mga tropang Hopia. Tropang Hopia, ano bang gusto nyong ipayo sa kanilang relasyon? Alam mo, unang-una, gusto kong pansinin yung pagkakasuot mo ng polo. Oo. Parang nakainom ka na lang. Parang nasin ka na. Parang nasin ka na. Parang nakainom. Yung V-neck mo nagiging U-turn. Hindi, ako sa naririnig ko, sa totoo lang, nasasaktan ako para kay Erica. Kasi kahit papaano, ipaglalaban niya yung pagmamahal niya sa isang tao, straight or gay, doesn't matter kasi pagmamahal yan. Eh si Jeric naman, eh, I'm sure ngayon medyo litong-lito kasi ayaw niya naman mawala yung friendship nila. Pero in the back or sa likod ng pag-iisip niya, kailangan lalahanin niya na may gusto o mahal siya nung taong kaibigan niya. So, ito ay malaking decision para sa kanilang dalawa because
may magsasuffer na isa. Kung magsama man magkaibigan, mayroon may masasaktan na masasaktan. Kung magkaibigan, mayroon pa rin masasaktan. So, kailangan talaga, yung desisyon nila para ngayong araw na ito ay para habang buhay na nilang desisyon. Ako kaya mas naman, maganda kung pag-isipan nila. Pag-isipan yes. Mabuti. Kailangan kasi talaga may isa sa kanila may mag-giveaway. Tama. Tama. Yes, ako lang, Rocky, bumili pa ko doon sa sinabing isa na liwanag, kakaunting liwanag, na sinabi ni Jeric, yung sinabi niyang, kung magiging straight ba ako, parang may ganun siya sinabi. Yes. Oh, meron, meron. Oh, yes, pwede yes. Siyang maging lalaki. Pero ang hinangaan ko, bukod kay Erica, si Jeric, kasi naging totoo siya. Hindi niya pinaasa si Erica nang pwedeng mangyari na maging lalaki siya. Pero binigyan niya pa rin ng kaunting pag-asa dahil ang bawat relationship naman, may pag-asa laging nakikita kahit kakaunti na pwedeng mabuo. Yun ang maganda sa kanya. Kasi love is a choice. Saka bata pa naman to si Jeric. Parang makikita mo kasi pang mangyayari sa kanya. At saka yung itsura niya kasi, mabuting tao talaga na may mabuting puso. Kaya may in love talaga sa'yo kahit na sinong babae. Tama. Actually, si Alex nga na in love na rin sa'yo eh. Oy! Hindi. Ako naman, para sa akin, gusto ko nang tanungin itong si Jeric at si Erica. Ready na ba silang mag-level up at maging more than friends? Yan ang excited akong malaman. At malalaman nyo na rin yan, mga tropang lol, sa aming pagbabalik. There goes my heartbeat, 'cause you are the reason. Ang tropang lol at narito pa rin tayo sa Hope. Kasama natin ngayon ang mag-ex best friend na si Jeric at Erica. Muli ay tatanungin na natin si Jeric and Erica kung gusto nga ba nilang i-level up na ang kanilang friendship at maging more than friends. Kaya rin yun ang sagutin. Hindi, oo, pwede, ewan. Napakasakit para sa dalawang ito dahil it's yes. Either maging friends pa rin sila or wala na talaga. Wala na talaga. Pero sana friends. Ako, masakit, you know, nag-hope ako na sana maging friends natin. Sila. Politikong tanong, Jeric and Erica, ready na ba kayong i-level up at maging more than friends ang inyong relasyon? More than friends. Hindi, oo, pwede, ewan. Jeric and Erica, gusto nyo bang i-level up ang inyong relationship as more than friends? Kinalimutan kahit nahirapan para sa sariling kapwisto. Kinalimutan nahihirapan ang mga oras na hindi na mababalikan. Tinatakbo kung hindi din naranangan puso natin ay hindi isa-isa-isa. Jeric and Erica sa pagbabahagi nyo ng kwento sa amin. At syempre, salamat kay MMG para sa mga napakaganda niyang mga hinarana sa atin today. Salamat sa'yo. Erica, huwag kang malungkot. Alam mo kung bakit? Kasi maganda ka. Darating yung lalaking para sa'yo talaga. At alam mo, Erica, kung talaga namang mahal mo si Jeric, pwede naman yung friendship maituloy. 11, pero syempre, 17, kailangan respetuhin din 11, natin ang mga kagustuhan at syempre, yung mga desisyon ng ating mga mahal sa buhay. Si Jeric, ayaw kanyang masaktan. Kasi isipin mo kung magkasama kayong dalawa, tapos nag-boyfriend siya, di ba ang sakit yung para sa'yo, inaalagaan ka din niya. Kumbaga, ayaw kanya makikita na nagdudugong iyong puso. Tsaka ano na rin to, parang ako sa advice ko na rin sa ibang mga kababaihan na, alam nyo, hindi talaga natin mababago ang isip ng ugali ng isang tao, di ba? Ng kahit sinong lalaki, ang Panginoon lang ang nakakapagbabago niya. Kaya mag-pray lang tayo na ibigay ni Lord sa atin ang para sa atin, di ba? So good salamat, luck sa iyo at sana ay mahanap mo na yung para sa iyo. God bless you, Erica. God bless you. Naihihi ka na dyan. Thank you.
Talaga. Erica, maraming salamat sa iyo. Medyo mabigat at masakit din ang pinagdadaanan ni Erica.